Chavez, ang topic natin for today is paano naman i-handle ang mga gusto mag-join pero wala namang pera. So, sasagutin po natin yan. Paano nga ba i-handle yung mga gusto mag-join pero walang pera? Napakagandang question. Marami pong magbe-benefit niyan. May dalawa kang gagawin. Una, ang mga tao, tandaan mo, kapag gustong-gustong-gustong-gusto nila ang isang bagay, kahit walang pera, gagawa ng paraan yan. Halimbawa, ang mga kakilala ko, walang perang pang-date, pero dahil yung kadate nila, umoo, nagkakaroon bigla ng pamasahe. O kaya naman yung mga kakilala ko naman na may emergency sa family, dahil may sakit, walang pera, pero nagkakapera. Okay? Meron naman iba, sobrang gutom na gutom, walang makain. Pero sa sobrang gutom nila, nakakagawa ng paraan para makakain. So, number one rule, ang mga tao minsan, kaya hindi nila nagagawa yung parang isang bagay. Kasi hindi enough yung reason nila why they have to do it. Kasi kung alam nila yung reason nila at importanteng-importante yan, gagawan talaga nila yung paraan. Just like yung mga tao, ano, gusto makapag-aral pero walang pera ang family nila. Pero pansinin nyo, nagtatrabaho, ginagawa nila yung paraan, nakakapag-aral sila. Kasi gusto nila mag-aral eh, gusto nila makatapos. So yun yung number one rule. Napaka-importante, kapag napaka-importante sa tao ang isang bagay, gagawa nila yung paraan yan. Ibig sabihin, pag hindi mo siya na-present properly o hindi importante sa kanya yung business na in-offer mo, hindi bibili at sasabi yan. Tandaan mo mabuti yan. Okay? So ngayon, yung next na ituturo ko sa'yo, what if gusto niya? Kaso, wala nga daw pera. So ito yung pwede mong gawin. Ang mga tao, tandaan mo, gusto nila pero wala lang silang pera. Una, babalik tayo sa una kong tinuro. Pag gusto nila yan, gagawin talaga nila yung paraan. Pero pag hindi importante sa kanila, binabaliwala. Pero minsan, may mga tao talaga napaka-importante para sa kanila pero hindi nila magawa ng paraan. So, pag sinabi ng tao na wala silang pang-join, ibig sabihin, nakapokus lang yung mind nila sa problem. Hindi ako makapag-join, wala akong pera. So, ang gagawin mo is, kailangan mo expand yung mind niya sa lahat ng option at possibilities. Tandaan mo sa buhay, ang isang taong may maraming option, siya ang nagwawagi. Example, expanding ng option. Pag sinabing wala kang pera, pero gusto kong mag-join, pwede mo sabihin sa kanya, okay. Okay, sige. Ano pa yung mga hindi mo pa nakukonsider na paraan para magkapera ka at makapag-join ka? Siguro pwedeng sabihin, manghiram, magsanla, magbenta ng gamit, siguro magtrabaho, or siguro magbenta ng product, at baka makakuha ng pera. Okay, so pwede mo i-suggest sa kanya, gustong-gusto mo ba talaga na mag-join? What if mag-offer ako sa'yo ng suggestion para magka-pera ka, okay lang sa'yo? So yes, sabihin niya, pwede ka magbenta ng product, ang kikitain mo doon, pwede mo ipang-join, or pwede kitang tulungan manghiram, tulungan magsanla, or mag-ipon ka sa trabaho mo, okay? At iba-iba pang mga options. So, pag dumadami yung options ng tao, hindi siya nagiging helpless. Kasi yung mga tao, kapag walang options, dun sila nagsusuicide. Pero pag in-expand mo yung option ng isang tao, lalong gumagaan yung buhay para sa kanila. Just like yung mga tao, halimbawa, may problema sa love life, tignan mo sa kanila, yun lang iniisip nila eh. Pero pag in-expand nila yung options nila na napakaliit lang ng taong to kumpara sa napakalaking mundo na bilyon-bilyon tao na pwede nila makilala, na pwedeng mas gwapo pa, mas maganda, mas matutulungan sila, di ba? Yung ganun ba? So, I know, nasagot ko yung nabigyan kita ng magandang options at mga tips, which is una, tandaan mo, number one rule, kapag gustong-gusto ng tao, gagawa niya ng paraan. Pangalawa, i-expand mo yung options nila para matulungan mo sila. So, I know marami kang natutunan sa short clip na to. I-apply mo siya. This is Jessica Chavez.